Matapos ang nakakalungkot na balita na bigla ang pagpanaw ng veteran actress na si Jacklyn Nese. Tunay na rason ng pagpanaw nito, inilabas na. Ayon sa mga investigasyon at mga nakalap na impormasyon, tila nadulas sa banyo ang veteran actress at nabago ang ulo nito na sanhi ng kanyang pagkamatay. Wala rin daw kasama aktres sa kanyang tinitirang bahay sa lungsod ng Quezon City. Narito ang buong detalye ng balita at umani ng reaksyon sa social media. Ikinalungkot ng publiko ang nangyari sa isa sa haligin ng entertainment business at award-winning star na si Jacklyn Nese matapos ma-reveal ang tunay na rason ng kanyang pagpanaw. Sa ilang developing report at ayon sa masusing investigasyon, tila nakahandusay na raw sa banyo ang actress na si Jacklyn Nese at tinitingnang anggol ang pagkakadulas nito sa nasabing palikuran at nabagok ang kanyang ulo. Ikinalungkot rin ang nasabing masusing investigasyon na walang kasama ang aktres sa nasabing bahay. Di sana'y maaari raw maagapan ang pagkakaaksidente o pagkakadulas nito sa kanyang sariling banyo. Ayon sa ilang comment post ng netizen online, aksidente raw po sa bahay, nadulas sa banyo. Madalas kasi siyang napag-iisa at miss na ang mga anak niyang makasama. Rest in peace. Ang buhay nga naman ng tao. We just don't know when our time is up. Gone too soon? Condolence to her family. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang maraming supporter ni Chief Espinas o ang karakter na binigyang buhay ng veteran actress na si Jacklyn Nese sa hit primetime action drama na Batang Quiapo. Ilang netizen naman ang nagpatunay na talagang mahirap raw kasi ang mag-isa sa bahay, lalo't na nagkakaedad na ang isang tao, mapa-artista o ordinaryong Pilipino. Kaya't nararapat lamang raw na kahit isa sa kanyang mga kamag-anak o tila kahit kasama sa bahay ay dapat mayroon ng veteran actress. Kung tila nangyari raw ito nang may kasama sa bahay si Jacklyn Nese, maaaring buhay pa raw ang isa sa mga pinakahinahanga ang best actress ng showbiz industry. Ayon sa kanyang pagpapatotoo na nag-viral sa social media. Nadulas daw po sa banyo si Miss Jacklyn Nese na bagok. Sayang, kung may kasama sana siya sa bahay, at least merong bantay sa kanya. Ang sabi, hindi naman dead on the spot ang nangyari, although medyo malakas ang pagkakabaksak niya, pero she's still conscious. Pero ang malungkot, siya lang kasi yung mag-isa sa bahay, walang ibang kasama. So gaya nito, accident happens, di mo masasabi kung yun na ba ang last na oras mo sa mundo. Kung meron lang sanang siyang maid or someone relative, sana na itakbo pa siya sa ospital. So sad. She's looking so good pa naman. Gone too soon. You will be missed, our favorite Madam Charito Carbonell. Rest in peace, Jacklyn Nese. Unquote. Ayon sa viral comment post ng netizen, tila kinumpirma nga nito na nadulas at napagok ang ulo ng veteran actress na si Jacklyn Nese na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Ila naman sa kanyang mga taga-suporta ang hindi maiwasang malungkot sa sinapit ng isa sa mga dekalibring artista ng kanyang henerasyon. Hindi sila makapaniwala ng dahil lamang sa pagkakabagok ay binawian ng buhay ang isa sa mga pinakakilalang aktres sa Philippine showbiz. Payo pa ng ilan sa kanila, dapat raw kasi talaga ang ganitong klase ng edad ay dapat may nakakasama sa bahay. Kahit ipagpilitan pa raw na mag-isa, mas minabuti na raw na dapat ito ay may kakasakasama. Hindi rin daw kasi natin malalaman ang aksidente kung kailan mangyayari. Tulad ng sinapit ni Chief Espinas o Jacklyn Nese sa tunay na buhay na walang ibang kasama sa kanyang sariling bahay sa Quezon City at nang madulas ito sa kanyang sariling banyo na bagok ang kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos kumalat ang balitang dahil sa pagkakadulas ito sa kanyang sariling banyo at pagkakabagok ng ulo ang tunay na rason kung bakit pumanaw ang veteran actress na si Jacklyn Nese?